Ngayon, unahin natin ang sitwasyon ng ating mga mangingisda sa Bajo de Masinloc. Kasama po walang iba kundi si Nazario Briguera or Sir Nas, ang tagapagsalita at Information and Fisherfolk Coordination Unit Head ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BFAR. Sir Nas, magandang tanghali po. Magandang tanghali ninyo at magandang tanghali sa nakasubaybay sa ating programa. Si Sir Nas muna ang parang co-host ko ngayong araw, ano? Dahil matindi pa rin po na pinag-uusapan itong mga nangyayari po sa ating mga mangingisda, particular nga dito sa Bajo de Masinloc. Kumusta po ang kanilang kalagayan ngayon, Sir? Nais nating ibahagi ang magandang balita ninyo, no? Naging matagumpay muli ang naging misyon ng BRP Sanday sa Bajo de Masinloc. At nakabalik na ito sa ating Pampang, no? Sa support, at nakapag-distribute sila ng 44,900 liters of diesel, 270 liters of drinking water, at 20 gallons of fresh water sa mahigit 40 mga Filipino fishing boats. So ang kagandahan nito niya, no, nadagdagan ang bilang ng ating mga Filipino fishers na nandoon ngayon sa Scarborough Shoal. Kumpara natin sa nakaraang mission na nasa 21 Filipino fishing boats lang, nitong huling mission nasa 44 fishing boats na nandoon at nakatanggap ng suporta mula sa pamahalaan. So, dumadami na po ang lumalakas ang loob na mangisda dyan sa lugar na yan. Gaano po ba kahalaga itong lugar nito? How special is it? And how full of, gaano kadami po yung mga resources na nakukuha natin dyan kumpara sa ibang parte ng Pilipinas po? Yes. Ito kasing Bajo de Masinloc, no, unang-una dapat nating maunawaan na ito'y tradisyonal na pangisdaan ng mga mangisdang Pilipino. At nakita naman natin sa mga mga larawan at mga videos na mayaman talaga yung lugar. At ang pinakamahalagang dapat natin maintindihan na napakalaki ang papel nito sa ating marine ecosystem. Alam naman natin na may mga bahura doon, pangitlugan ng mga isda. So ganun siya kahalaga doon sa pagpapanatili ng integridad ng ating karagatan. Ano-ano po yung mga resources na nakukuha natin? Can you give us some examples mula po sa area na yan, Bajo de Masinloc? Yes, nandyan yung concentrated dyan yung mga reef fishes. Pag sinabi natin mga reef fishes, ito yung mga isdang nasa bato, nasa mga bahura like lapu-lapu, maya-maya. So ito yung mga high-value species na nahuhuli ng ating mga mangisda dyan sa Bajo de Masinloc. And aside from that, dahil coral reef nga siya, mga bahura siya, so dito rin nangingitlog ang mga isda. At dito nagmumula, possibly, yung mga fish larvae na inaagos naman sa ibang bahagi ng karagatan ng Pilipinas. So ganun natin pinapahalagahan ang Bajo de Masinloc bilang isang resources ng ating bansa, no? Bilang isang marine resources ng ating bansa. Sino-sino po ay maaaring mangisda dyan? Can anybody, since it's part of the, you know, our large ocean, anybody can fish there? Nobody can, you know, stop somebody from fishing there? Kung hindi po ko nagkakamali, ang Bajo de Masinloc kasi ay traditional fishing ground ng mga mangisdang Pilipino. At ito'y traditional fishing ground din ng mga ibang mangisda mula sa ibang bansa. Pero sa ilalim ng ating batas, sa ilalim ng batas pandaigdigan bilang isang traditional fishing ground, mga pribadong mangingisda lamang ang pwedeng mangisda doon. Kung ito ay mga banyaga, no, hindi pwedeng yung mula sa commercial. Sa pamahalaan commercial, yung sa pamahalaan, no, yung mga traditional fishers, Pilipino man at yung mga banyaga. So yun ang sinasabi ng batas pandaigdigan natin tungkol sa Bajo de Masinloc, no, traditional fishing ground, pero ang karapatan na ito ay doon lamang sa mga pribadong mangingisda. All right. So sa dumaraming mangingisda po ng mga Pilipino diyan sa Bajo de Masinloc, indikasyon po ba ito na malaya ng nakakapangisda ang ating mga fisher folk dyan po na walang pangamba? At kumusta naman po ang presensya dyan ng China sa lugar ngayon? Sa kasalukuyan, patuloy pa rin yung hamon na kinakaharap natin, no? In fact, nitong huling misyon, muling nakipagpatentero ang barko natin sa mga barko ng China. Pero sa kabila ng hamon na ito, magiting at nagpunyagi ang ating mga ground personnel, no, doon sa BRP Sanday na malagpasan itong pagbabarikada, no, itong paghaharang ng mga Chinese Coast Guard, pati itong mga Chinese Maritime Militia doon sa ating mga
mga barko. So, ito pa rin ang sitwasyon sa ngayon. Pero ang kagandahan nito, no, dahil nasabi nga natin, nadaragdaga na yung mga mangisda dyan, tama ka, sinabi mo, lumalakas na ang loob ng ating mga mangisda na pumalaot doon sa lugar. At ito ang layunin naman talaga ng ating Pangulo, no? Nung sinabi niya na kailangang paigtingin ang presensya ng pamahalaan sa bawat dimasinlok, nang sa gayon maramdaman ng ating mangisda ng Pilipino ang suporta ng pamahalaan. At dito po tumatalima ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pagbalikatampo ng sa Philippine Coast Guard na talagang maging regular ang misyon natin doon sa Bajo de Masinloc at iba pang bahagi ng West Philippine Sea nang sa gayon maibigay natin ang tamang suporta sa mga mangisda ng Pilipino at malaya po sila mapayapa na makapangisda, no, sa kabila ng mga hamon. Kasi ninyo maibahagi ko lang ang isa sa mga obserbasyon natin nung maging regular na itong misyon, sa halip na ang nagkakaroon ng intimidasyon ay yung mga mangisda ng Pilipino, nako-concentrate yung intimidation o yung pangaharang doon sa ating barko. So habang nagkakaroon ng ganong sitwasyon, yung mga mangisda natin, buwelo silang nakakapangisda. Kung kaya't sa ngayon, nadaragdagan talaga. At yun nga, sa report nga natin itong huli, nasa 40 tons ang naitalang ano, huli ng ating mga mangisda doon sa Bajo de Masinloc. Alright, maganda pong balita yan, sir. At meron po tayong tanong dito mula sa ating kasamahan sa media na si Chino Gaston ng GMA News. Ang kanyang sabi, CSIS and MSI or Marine Statistics say walang evidence daw ng cyanide fishing as a policy ng China that exists in Bajo de Masinloc. Ano po raw ang masasabi ng BFAR tungkol dito? Unang-una, no, yung ulat na nakarating sa atin, ito'y claim ng mga mangisda. Kung matatandaan po natin, ano, ito'y resulta ng ginawang pakikipagpanayam sa kanila na sinabi nila, di umano, ay nasaksihan nila ang paggamit ng cyanide ng mga banyagang mangisda doon sa Bajo de Masinloc. At ito'y isang seryosong bagay na binigyan pansin ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at patuloy na bibigyan ng pansin. Kung kaya't sa ngayon, ang initial nating ginagawa ay magkaroon ng pagkalap ng mga pahayag, official na pahayag doon sa mga mangisda natin, mga sworn statements, para magamit nating basihan, para mapatunayan natin ito. Ngayon doon sa sinasabi na walang basihan na ginamit yung cyanide doon sa lugar, well, kaya nga po kailangan magkaroon ng further assessment, no? Mm-hmm. Para makita natin ano ba talaga yung naging cause nung kasiraan na nakita doon sa lugar. Ito ba ay cyanide nga? Anong ibang destructive fishing method ang ginamit para magresulta ito doon sa pagkasira ng mga bahura doon sa lugar? So, hindi pa naman po yung conclusive talaga natin sinasabi. Kaya nga po patuloy ang ginagawang investigasyon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at bukas din po kami sa pakipagbalikatan sa mga ibang ano, ahensya ng pamahalaan, mga organisasyong nagsasaliksik, ano po, mga research institution, para po talaga mapapatunayan natin at magkaroon ng scientific basis itong sinasabi ng mga mangisda na itong pagkasira ng mga bahura sa Bajo de Masinloc ay gawa ng cyanide fishing, or kung meron mang ibang destructive fishing method na ginamit, ay kailangan mapatunayan natin yon. Alright, kasi nga po, based on the pictures and videos that we're looking at, definitely may kasiraan po na nangyari dyan. Now, we just have to determine ano po ang ginamit dyan, kung cyanide o kung anuman ang maaaring destruction ng nangyari. So, you said, sir, na open kayo na magpadala ng mga eksperto. Meron na po bang mga eksperto na nag-express ng kanilang desire to visit the place, like the UP scientists? Okay. Sa ngayon, ang naorganisa na natin yung team from our legal department, no? Mm-hmm. Yung mga personnel namin na bababa doon sa lugar kung saan nandun yung mga mangisda na nagbigay ng anong ito, no, pahayag na ito, at kukuhanan natin sila ng mga affidavit. So yung legal department namin bababa. Pangalawa, binubuo na rin yung aming mga ano po, no, mga not actually marine scientists, pero mga technical experts natin on marine habitat assessment, no, para kung kailangan na nila mag-conduct ng further assessment. And tama ka, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources po ay bukas na makipagbalikatan sa iba pang mga institusyon na may kakayahan sa pag-aaral doon sa lugar. At nandiyan na, syempre, ang UP Marine Science Institute, ang National Fisheries Research Development Institute. So bukas po ang BFAR na makipagbalikatan
pagbalikatan sa mga ahensyang ito nang sa gayon ay magkaroon tayo ng komprehensibong pag-aaral at makita natin yung mga konkretong resulta ng pag-aaral na maikakawing natin upang maipaliwanag yung nakitang kasiraan doon sa lugar. Mga gaano katagal po kaya mangyayari itong investigasyon na ito, sir? At kapag natapos na or nakompleto na, ano pong kaso ang maaari nating isampa at kanino? Well, dun sa pagsampa ng kaso, ngayon kasi ang direktiba ng BIFAR magsumite ng ulat sa National Task Force on the West Philippine Sea. At yun po ang gagawin natin kapag nabuo na po natin ang ulat, isusumitin natin ito sa task force. And I think it is the task force who will actually decide on the succeeding measure na gagawin natin patungkol po dito sa issue ng mga nakitang destruction doon po sa Baho de Masinloc. Alright, good luck po sa inyong investigasyon at sana maliwanagan at malaman kasi nakabantay po ang publiko kung ano ba ang nangyari talaga dyan, kung cyanide ba o kung sino po talaga ang gumawa. Ngayon po, sa mga susunod na araw, ano naman ang aasahang assistance po ng BIFAR at ng pamahalaan para po sa ating mga mangingisda dyan po sa West Philippine Sea? Posible po ba silang mabigyan ng mas malaking fishing vessel aside po dun sa sabi niyong pagbibigay ng gasolina at mga pagkain and supplies sa kanila? Yes, that is very possible. Possibly po yan. In fact, tuloy-tuloy na po ang pagpapagulong ng proyekto ng BIFAR na kung tawagin namin ay LIAG WPS. Ibig sabihin po nito yung livelihood activities to enhance fisheries yields and economic gains from the West Philippine Sea. Isa po itong proyekto ng BIFAR na tututok sa pagbibigay ng suporta sa ating mga mangingisda sa West Philippine Sea. At bahagi po nito, yung pamimigay ng mas malalaking bangka, no? Yung 62-footer natin. Ngayong taon, ang nakatarget natin sa buong bansa ay nasa 66 units ang ipamimigay natin. At kung hindi ako nagkakamali, mahigit 10 ang nakatarget na ibigay sa mga mangingisda ng West Philippine Sea. Ngunit hindi po ito individual na ipamimigay. Ito po ibibigay sa mga Fisherfolk Association and Fisherfolk Cooperatives na may isang, ang bawat isang bangka po ay posible magkaroon ng 30 members, no, na mag-ooperate nito. Mas malalaking bangka po ito, mas makakalayo sa pagpapalaot. So ibig sabihin, mas may chance na mas maging marami ang kanilang huli, no? At bahagi pa rin po dyan yung syempre yung mga post-harvest support na ibibigay natin sa mga mangisda doon sa mga lalawigan na nakaharap sa West Philippine Sea. So tuloy-tuloy po ang BIFAR, no? Of course, ito'y sa gabay ng ating Pangulo, Pangulong Bongbong Marcos Jr. at aming kalihim, Secretary Kiko Laurel Jr. So ito po yung mga ginagawa ng BIFAR para po matugunan yung pangangailangan ng ating mga mangisda dyan po sa West Philippine Sea. Alright, mensahe nyo lang po, sir, sa ating mga fisherfolk na nakatutok po sa atin ngayon at sa lahat po ng mga nag-aabang ng mga kaganapan dyan sa West Philippine Sea. Yes, maraming nangyayaring magagandang balita, maraming mga nangyayaring magagandang resulta. At ito po'y ikinakawing natin doon sa pagpupunyagi unang-una ng mga kawani natin ng BIFAR at ng Philippine Coast Guard. Sinasaluduhan namin po kayo. At syempre sa ating mga mangisda na talaga nagpapakita ng kanilang tapang pagpupunyagi na maipakita lamang na tayo ay dapat malayang makapangisda sa ating katubigan. Sila po ang ating mga tunay na bayani na patuloy po nagsisiguro ng pagkain para sa ating bansa. At sinisiguro po namin sa inyo na ang pamahalaan ay tutumbasan ang inyong pagsusumikap. Maraming salamat po sa inyong oras. Nazario Briguera ang tagapagsalita at Information and Fisherfolk Coordination Unit Head ng BIFAR.